Sen. Bato, ay kung talagang sila ay matatapang, kung naniniwala kayo na wala kayong kasalanan, then show some real delicadeza and appear to our hearing where you, your statements can be challenged and cross-examined. Former President Rodrigo Duterte himself took responsibility for the shortcoming of his administration. Shortcoming that led to the death of thousands of women. In speaking directly about the accidental killings perpetrated during the war on drugs, President Duterte admitted under that he takes full legal responsibility for the actions of his subordinates who were acting under his. In other words, former president has acknowledged his role in the thousands of deaths that took his watch. He also echoed the nanlaban narrative that was persistently by police officers to justify deaths during supposed police operations. This admission is significant as it highlights that cases are now ripe for filing against those responsible for the extrajudicial killings during the drug war. Duterte has committed to take responsibility and face the consequences of this act mandated by our laws. It is now up to the proper authorities to consider this statement carefully and ascertain the criminal liability of the responsible individuals, whether under the concept of command responsibility or conspiracy. These cases could include crimes against humanity as penalized under Republic Act No. 9851, the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, genocide, and other crimes against humanity. That's the title, the Republic Act. Another criminal laws, not to mention the potential jurisdiction of the ICC. Section 10 of RA 9851 establishes the principle of command responsibility, which holds superiors liable for crimes committed by their subordinates if they had knowledge of the crimes and failed to take necessary actions to prevent or repress them. The killings ordered under former President Duterte's so-called war on drugs meet all the elements of willful killing, the crime against humanity, under Section 6 of RA 98. Facts are clear. Haba ito, you know. First, willful killings affected thousands of civilians, with the International Criminal Court estimating between 12,000 and 30,000 deaths between July 2016 and March 29. Second, the victims were primarily civilians, suspected by police authorities to be involved in. Third, these killings occurred in a widespread systematic attack across various cities, municipalities, provinces, throughout the Philippines. Fourth, these killings were executed under a state or organized organizational policy, namely anti-drug campaign of former President Duterte, which included a national system of rewards. This hierarchy. Duterte's admission in the Senate hearing, made spontaneously and as an admission against interest binding upon him, this must be recognized as evidence all present and future cases relating to the war on drugs. What we witnessed during the former president's testimony was a shocking normalization of brutality, a normalization of death, and a disregard for due process that has infected our legal institution. Duterte's nonchalant attitude towards life itself lies at the root of the thousands of deaths during his term. His casual language, his swearing in formal proceedings, mirrors the erosion of his standards
in his administration where the value of life itself was cast aside. Nakakalungkot na hindi nare-realize ni PRRD ang consequences ng mga sinasabi niya. Perilously worded statements posted on Facebook by a normal citizen are called rants. Carelessly worded statements spoken by a president are called policy. And his coarse language, his casual swearing even in formal setting, which we saw again and again yesterday in the Senate, mirrors this erosion of his standards. What we witnessed during his time in office was not just a disregard for societal norms and the standards of the office he once held. It was a disregard for human life. It was a dismissal of the processes and safeguards designed to protect the life and liberty of our kababayan. Kita ninyo, naging katanggap-tanggap ang pagmumura, ang pagpatay, naging katanggap-tanggap, pinapalakpakan siya. Are these the values we want to pass on to our children? The recent Senate hearing also laid bare another troubling truth. It is nearly impossible to hold a fair and objective inquiry when those who should be testifying are instead influencing the very proceedings. When resource persons are faced with figures like Senator Bato de la Rosa, there is no level playing field. The environment is one of intimidation, designed to silence or steer the narrative. Any witness who dares to speak out is at risk of being bullied or dismissed. Oh, my right, Senator Bato, and even Senator Go, defend themselves. That is their right. A right denied to the thousands who could not defend themselves. Senator Bato, ay kung talagang sila ay matatapang, kung naniniwala kayo na wala kayong kasalanan, then show some real delicadeza and appear to our hearing where your statements can be challenged and cross-examined. Mga kababayan, yesterday we also saw how the former president was given a platform to rewrite history, to gaslight the nation by justifying acts that led to the thousands of deaths. This was not a hearing in the service of truth. It was a forum for denial, for him to rationalize the indefensible. Psalms 9:9-10 reminds us, and I quote, "The Lord also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble. And they that know thy name will put their trust in thee, for thou, Lord, hast not forsaken them that seek thee." End of quote. The voices of the oppressed cry out for justice. And we stand here knowing that the Lord is on the side of those who seek righteousness and truth. We will not be swayed by these tactics, nor will we be deterred from seeking accountability. We are committed to ensuring that the victims of the war on drugs receive justice. The former president may attempt to dust responsibility, but we will work tirelessly to hold him accountable for the lives lost, the families shattered, and the trust broken under his administration. Maraming maraming salamat. Thank you, Chairman Abante Fernandez. Of today's first question, I'd like to recognize Ms. Morris. Hi, good morning po, Chair Abante, Chair Fernandez. Sir, I understand may mga statement na rin po tayo kahapon denying the statements of Grijalvo. Pero just to be clear, para mas maipaliwanag lang po sa ating mga kababayan, so may nangyari nga po bang private meeting about dun sa statement nga with Grijalvo? And ano po kaya yung reason, kung meron man, na bakit siya kailangang ipatawag in private? Si Grijalvo po. Well, mahaba yung sinabi po ako na naman abante. Una-una talagang there was a incident na talagang tinatawag namin siya. Pero not on our own volition. Because it was Colonel Garma, sa what I'm saying sa mga interview sa akin, that asked na kausapin si Colonel Grijalvo. Kasi si Colonel Grijalvo, according to Colonel Garma,
is a friend of her. So, sabi namin, tama-tama doon si Colonel Vihaldo. So, tawagin na natin. So, it was at the back of the Quadcom. So, nung kinausap namin siya, sabi ko nga kay Chairman Abante, kausapin natin kasi nga kaibigan daw, siya makakapag-confirm ng mga affidavit na ginawa niya doon sa supplemental. So, what we did was, yung lawyer, sinabi namin na pumunta para in the spirit of transparency kasi mahirap naman na kami lang kasi we always see to it na dapat talagang merong kasama. As a matter of fact, yung din sinabi ko sa media that prior to the Quadcom hearing, nagkausap kami ni Colonel Garma and I asked the permission of the chairman to be with me and he accompanied me para at least transparent talaga yung usapan. Unfortunately, yung sinasabi niyang coercion and harassment, it never happened. Talagang wala namang coercion na nangyari. And ako, natatandaan ko kasi merong isang tao na naandun sa loob pa eh. Aside from the two witnesses na at the two lawyers ni Garma, si chairman, saka ako, and then somebody, kilala ko siya sa mukha, hindi ko lang matandaan kung sino na staff yon. So, we were discussing yung I think it was number 17 na sinabi ko, ito, sabi ni Garma, mako-confirm mo daw yung sa reward system. Naku, wala po kaming alam dyan. Wala po akong alam dyan. So, pinoy ko pa iba in 1999. Tama yung sinasabi niya. Pero yung kinuers namin siya at hinaras namin siya, kasi ang coercion talagang gagamitan mo ng threat eh. Gagamitan mo siya ng force eh. Kung ginamitan natin siya ng force during that time, di ba? There was still a lot of time for him to react. Eh, unfortunately, hindi niya yung ginawa. At the same time, we cannot do that. Alam mo, it's so unethical for the two of us not telling, you know, yung sa mga chairman like si Ace, si Chairman Acop, saka si Congressman Paduano about do sa issue yon. Kung pipilitin namin siyang magsalita, and it will be against sa ating procedure na to bet first yung mga magsasalita para at least sigurado tayo. So yun yung tunay na nangyari. But of course, may hindi ako sinasabi na issue na yung reason kung bakit niya ginawa yon. Well, yun yung aking analysis dun sa pangyayari. Bakit nila ginagawa to against us? Well, unang-una, demolition yun. Pangalawa, it's an attack against me and, well, against you. And most likely, they really wanted to discredit the whole of the Quadcom. And it's quite unfair, no, to all of the members of the Quadcom, especially the chairman. You know, what happened nang invite namin with our own volition na to talk to Colonel Grijaldo because it was asked by Colonel Garma. And sa amin, yun ang nakita kong naging repercussion ng ginawa namin. But of course, in every betting that we are doing, we always see to it that there are people around. Opo. Sorry, follow-up lang, sir, dun sa sinabi nyo, nakikita nyo itong demolition. Ano rin po yung masasabi nyo na paulit-ulit sinabi ni former President Duterte na subornation of perjury at sabi nga niya maghahain pa siya ng kaso against about this against you po, sir. Ano pong masasabi nyo ron? At bakit po ba nung meeting wala rin abogado mismo? Kasi ang nasabi nyo po ang may abogado, si Garma. Ba't po walang abogado si Grijaldo? Kasi betting process pa lamang yun eh. Alam mo, sa Kongreso, inakausap muna namin. And then kapag nalaman namin na pwede natin i-validate yung mga sinasabi niya, then the lawyers will come out. So, that time, ano, wala namang lawyer na dala si Grijaldo eh, during that time eh. Ang may lawyer doon is si Garma. And that's the reason why we asked na kung pwede yung dalawang lawyer pumunta doon para at least transparent yung usapan. Now, kung nagsabi siya na, yes sir, kinukontrol ko po yan, alam ko po yung reward system. And then, bring your lawyer. Yun ang ano namin, yun ang sistema ng procedure namin sa betting eh. Kasi otherwise, kung una pa lamang, i-coerce na namin siya. Alam namin, babalikan kami niya. We're not like that. And you have to remember that we have a lot of evidences already. As a matter of fact, yung ating pong sinasabi natin na corroborative, no? Na-corroborate na eh. Actually, hindi naman kay Colonel Garma nagsimula yan eh. Doon sa dalawang PDL na kinorroborate ni Jimmy Portalesa, na kinorroborate ni Warden Padilla, saka lamang dumating si Colonel Garma, saka lang dumating si Commissioner.
Leonardo. So now, sinasabi ni Gara na ito, meron pang isang kaibigan ako na magkocorroborate doon sa mga sinabi ko. Well, actually, kahit wala siya, hindi nga siya. Hindi nga siya pinag-uusapan namin, kaya nagulat ako nung nandun lang siya, nagsasalita siya against us. Well, script nila yun eh. Bahala sila doon. Well, panindigan niya kung ano magiging repercussion sa kanya. Dahil nga, we will not take that sitting down. Of course, yung kanyang apidabit na kinoerce, hinaras, and other oaths siya, mabigat yun. And now we will do something. And this is will be collective. I mean, not me, not him, but the whole of the Quadcom. Because the integrity of the Quadcom is at stake here. And we have done nothing wrong. Sir, sorry yung sa statement lang po ni former President Duterte about subornation of perjury. Ano pong masasabi niyo doon na is he even said na magpa-file siya ng case about this? Well, ako, carry on. Hindi, we will take action on that. Kung magpa-file sila sa amin, then yun ang, ano, yun ang mga repercussion of the things that we are doing eh, for the Quadcom and for the Filipino people. And if this is the way that we need to act on certain things that happen, then we will confront the issue. Next questions from Ina Panganiban Perez of GMA7. Sir, clarification lang, sinabi niya script nila yon, kanino po? Kung nag-apidabit siya doon, tapos well, actually, sa totoo lang, kaya ako nasabing script yan. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, during the time of power investigation, yung kay Colonel Andulan, yung sa issue ng namatay si Cesar Perez, na kung saan si Colonel Andulan, siya ang humuli kay Councilor Norbin Tamisin ng Los Baños, Laguna. And I'm very particular of that issue. And then suddenly, yung CCTV lumabas. Nakita natin na wala naman si Norbin Tamisin doon. And sniper yung tumira kay Mayor Cesar Perez. Si Colonel Andulan from Batangas, siyang umuli kay Norbin Tamisin. So, when I was asking the Colonel Andulan about ano yung relationship mo kay Gerald Bato, sinabi niya na na-assign siya doon sa PNPA. At sa PNPA, during that time, yung anak ni Gerald Bato was in school, first year as plebo. So, yun ang sinabi ko, yun ang relasyon mo. And then suddenly, yung issue. Binanata na niya ako, and ako, nag-simmer down ako noon. Hindi naman ako masyado sumagot. Sabi ko kasi, hindi naman ako, kasi siya nga yung nag-mention ng babysitter, nag-babysit daw yung anak ko, ganun-ganun. Pero yung anak niya, hindi niya haya mag-babysit. And of course, ako, nasaktan ako doon. Kaya sabi ko, wala akong minamention na nag-babysit yung anak mo. I don't want to demean the position of the men in uniform. But sa kanya mismo, sabi ko, wag sanang ganon. Tapos hindi na ako masyadong sumagot doon. Sabi ko, pag nagkausap kami ni Gerald Bato, magkakausap kami niya maayos. But unfortunately, ito yung lumabas. Diba? Si Grijaldo lumabas doon, may epidribit. Hindi naman siya yung pinag-uusapan natin dito sa Quadcom. Then suddenly, siya yung naging focal person doon sa kanila. So, I think there is a correlation about this. Sir, clarification po ulit. Are you saying it's a script of Colonel Grijaldo and Senator Bato? Yes, parang yun ang kanilang narration sa mga pangyayari dito at dinala nila sa Senado si Grijaldo. Sabi nga ng isang presa ay kanina, sino ba yung Grijaldo? Sabi ko, yun yung kaibigan ni Garma na isinama niya doon sa meeting namin na kung saan nabago na yung narration ni Colonel Garma na dumating si Colonel Grijaldo. And that, I think we have to investigate why si Colonel Grijaldo na dumating sa meeting namin with Chairman Ace Barbers, hindi na niya na-reveal yung katotohanan. And then, yun na nga, yun na nag-boils down yung imbisikana namin si si GM Garma. Opo. Sir, sabi po ninyo, the Quadcom will not take this sitting down. May legal action po ba kayong binabalak? And kung meron po, sino po yung kakasuhan nyo and ano pong kaso? So we haven't talked about it yet, no? But ako, sa akin, kami ni Chairman, actually, yun na nga kami nagkita ni Chairman Labante,
But of course, parang hindi naman tama kung we will take this sitting down. No? We need to ferret out the deeper reason why this happened, that somebody will take his oath doon sa Senado and telling lies against the Quadcom. Hindi naman ako lamang ang tinira dito, but the whole of the committee. And it is incumbent upon the leadership of the Quadcom and the House as well to take action on this. Because I think he is under preventive suspension. Eh. If I'm not mistaken, because involved siya dun sa pagkamatay ni Barayuga, he is under preventive suspension. Kung he is under preventive suspension, somehow, you can relate that he's doing this because yun na nga, trying to get even with us. So, sana huwag sa ganun. Huwag sa ganun pamamarahan. We are all, ano, well, I believe that we are in the democratic way of our government and okay lang yan. Basta harapin na lang namin yan kung ano mangyayari. And we will talk about it. Opo. Sir, babasahin ko lang po yung patanong ng office, although this was already mentioned kanina by Kong Abante. Ano ang mga gagawin sa mga pinagsasabi ni former President Duterte? Ano ang pwedeng ikaso? Makakatulong ba ito sa ICC? And I will add my own question. Kasi, di ba, dati nag-turn over kayo sa OSG ng documents for civil proceedings. May gagawin din po ba kayong ganong action in relation naman po sa criminal cases na connected po doon sa testimony ni President Duterte sa Senate? Well, nabanggit ko na, binanggit ko yung Republic Act number 951, na ang title noon, the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Hindi kami magdidemanda eh. I mean, sa amin po, sa Quadcom, sinabi namin po ulit-ulit eh. We just want justice to be done. Bilang chairman ng Committee on Human Rights, we just want justice to be done. Now, naniniwala naman kami sa war on drugs eh. Pinapaniwalaan namin yan eh. Ayaw namin ng drugs sa Pilipinas eh. Ayaw natin manatili ang mga drug laws sa Pilipinas. Pero, it was it necessary to kill more than 20,000 people para lang ma-stop yung drugs sa ating bansa? No. Meron sa tinabi na collateral damage. Collateral damage ba yung napatay na 3-year-old, napatay na 9-year-old? Collateral damage ba si Tian Alejandro? O sinasabi nila, ilan ba ang napatay ng mga drug lord? Ilan ba? O, sa data na kinuha namin sa Philippine National Police, wala pang 100 eh. Ilan ang napatay ng mga drug pushers? Drug pushers na mga talagang mahihirap. More than 7,000. Ilan ba ang napatay ng mga drug users na dapat hindi patayin? Dapat rehabilitate. 440 people. Ngayon, yun ba collateral damage ba yun? Yung pa eh, yung sinasabi ni Senator Bato na shit happens. Yung ba shit happens lang ba yun? May pampira ng mga buhay ito. Ano ba ibig sabihin ng shit? Bakit hindi niya alam ibig sabihin ng shit sa American expression? Eh, mura yun eh. Di ba? Shit happens. Ganun lang ba yun? Di ba? So, ibig sabihin, kung walang accountable dito, ano mangyayari? Diba? Amin. Nais lang namin ang katotohanan mailabas dito. Oo. Para makapagpagawa kami ng mga batas na hindi na maaari mangyari pa ang extra judicial killings. Nag-file na nga kami ang unang-unang bill tungkol dyan na making extra judicial killings a heinous crime. Yun na yung aming pinail eh. Oo. Kaya bahala na po yung mga agencies po natin na mag-imbestiga. Dahil kami po, in aid of legislation niya. Sinabi ko na rin po, in aid of prosecution. Bakit po? We're not the one prosecuting. But we are telling the prosecutors, we are telling DOJ, yun na. Naimbestiga na kami. Alam niyo na kung sino may kasalanan. Kaya na ang bahala.
prosecute. Kapagkat kami, ito lang ang maaari namin gawin. Pero ang maganda din sa ano, no, briefly lang, ano, ang maganda sa nagiging investigation natin, that we na-expedite po natin yung pagpapile ng mga cases ng ating pong executive department. Like example, itong sa preservation assets na we recommended, no, na ma-preserve yung mga corporations like yung Empire 999, yung mga ganon. Siyam yan. Na ngayon po, nag-issue na si Secretary Lucas Bersamin. And we are so happy that all the evidences that we have gathered have been submitted to them for their perusal. At nagkaroon po tayo ng positive reaction. Maraming salamat po. Sir, dun sa issue ng criminal cases, gagawin niyo rin yun? Magta-turn over din kayo ng documents? Oh yes, pag hiniling po ng DOJ that we can turn over the documents, we will do it. Anyway, sinabi ko na rin naman na DOJ is always watching the Quadcom. At talagang public naman lahat ng mga dokumento ito. So they could be able to get that. Dahil kami naman, we cannot even prosecute it. So talagang in aid of legislation lamang kami. So, okay, commendatory lang kami. Para sabihin namin sa DOJ, o ito, itong lahat ng mga documents, kayo na bahala rito. What are you going to do about this? Ang maganda nangyari doon, nagkaroon na para sa liaison officer dito. And lahat ng ginagawa namin directly, immediately are being taken action. Kaya lahat na expedite. Oh, ito ha. Ito talaga ang katotohanan. O ito, para sa malaman po ng taong bayan. Willful killing. Willful killings to affected thousands of civilians. Oo, ha? Ang sabi nga po ng ICC, ang estimate ng napatay from 12,000 to 30,000 deaths between July 2016 and March 2019 alone. O sabihin na natin na maraming napatay ng mga drug pushers. Sabihin na natin. Kasi sabi ko kanina, ilan pa napatay na drug lords? O, ilan pa napatay na drug lords? May, okay. Si Kerwin Espinosa, na sinasabi po ng PIDEA na drug lord, nakakawala pa ngayon eh. Oo, okay. Nakakapagtaka. Yung former administration, lahat na dismiss ang kaso eh. Ni Kerwin Espinosa. Ang tanong ko, bakit? Sinabi ng PIDEA hanggang ngayon nasa drug list pa ang pangalan ni Kerwin bilang drug lord. Ba't ba siya nakakawala? Eh kung talagang drug lord siya, hulihin na siya. Oh, bakit andun siya nakakawala? Oh, napatay ba? Hindi. Sinong napapatay? Yung mga mahihirap na mga tao na ang sabi po ng iba, kaya kami naging drug pusher, pulis din ang nagbibigay ng drug sa amin. Oh, nakausap ko ang isang tao, ang sabi niya sa akin, ganito ha, oh, karamihan po daw ng mga drug pushers, pulis ang nagbibigay ng drugs. Ano pong ibig sabihin nun? Di ba? Na, alam natin na sinabi ng ating Pangulo na ako na lang, ako responsable. Huwag niyong pagbintangan ng mga kapulisan ko. Eh, ba't niya minumura yung mga pulis? Ba't pinabayaan niya? Sino ba nag-utos na patayin? Shoot them dead. Sino ba nagsabi nun? Siyempre na-important ang mga kapulisan natin. O yun naman pala ang sabi ng leader natin. Commander in chief pa natin yan. Titirahin na natin to. May reward pa. So ang sinatanong ko, ano ang pagkakaiba ng drug pusher na yung lang ang kanyang trabaho, ah, mahirap na tao ito, na kumikita sa drugs para makakain sila, anong pagkakaiba niyan sa pulis na pumapatay din ng drug pusher upang magkaroon ng pera? Anong pagkakaiba? Wala pagkakaiba eh. Thank you. Are you done with your questions, Tina? Yes, sir. Okay, there's a testimonial from Maria Gulli. Hello po, Kongs. May we get your reaction po dun sa confirmation or admission po ni Pangulong Digong na meron po mga death squad, tapos pinagtuturupan niyo po yung panya po yung mga retired generals na kasama yung mga yan. Just your reaction po.
Well, katulad ng sinabi kanina ni Chairman Abante, no? Merong tayong batas, eh, Republic Act 1951. Doon sa 1951 kasi, kinaklaro doon yung defining and yung mga penalizing yung mga acts against international humanitarian law, genocide, saka yung crimes against humanity. At doon, meron din yung jurisdiction, eh, jurisdiction, tapos yung mga local courts natin na mag-take over, will take cognizance on that, ano? At doon sa mga sinabi ng dating natin Pangulo, admitting, ano? Yung kitang-kita naman, klaro naman, di ba? I think, alam mo, hindi ko alam kung, well, alam natin, si Presidente mahilig siya mag-joke. Sometimes hindi na natin alam kung ano yung katotohanan, kung ano yung mga jokes, ano yung tipong pinasasakay lang tayo. But being a former president and a president, I think it is incumbent upon the highest elected official to set the ano the tone of being the top leader of the country. And sa puntong yun, medyo nag-fail tayo. Ngayon yung mga tinura niya doon, this time there must be responsible and he must be responsible for it. And accordingly, pag binasa mo yung Section 8 ng Republic Act 1951, lumalabas din yung command responsibility ng mga superior. And him being the superior of the land during his incumbency, he will take responsibility on Section 8 of Republic Act 1951. So, even yung binabanggit ni Chairman Abante about sa 1951, nung binasa ko rin kanina, nakalagay doon sa Section 15, that international laws and other laws will be the source of the courts under the jurisdiction of this country. So, ibig sabihin, pati yung mga genocide convention, yung Geneva Convention, and also the Hague Convention, and at yung convention doon sa rights of the children, naka-fall under this. Kaya, I think we need to use this Republic Act 1951 by the Department of Justice. Naman, kung ang sagutin ko yan, ako'y nagpapasalamat sa ating former president na ating saging honest siya. Inamin niya, kasi tinanong namin si Colonel Patay, wala raw DDS eh. O ngayon, yung dating pangulo na nagsabi, meron. Noong mayor pa siya, meron. Eh, noong pangulo na siya, hindi ba niya sabihin wala na yun? Diba? And that is binding on him, yung kanyang admission in the Senate hearing. Oh. Sa akin po, yung sinabi ko nga sa aking statement kanina, ito ay shocking normalization of brutality. Sana po nakita po ng ating mga kababayan ito. Ito ba ang nais natin? Na maging katulad po tayo ng Mexico? Maging katulad po tayo ng Colombia? Na sinusuportahan ng taong bayan yung mga drug lord sa pagkakabigay ng mga pera sa mga tao? Ganun po ba nais natin makita? Sana wag na po. Tigilan na po natin itong extra judicial killings na ito. Tigilan na po natin yung salitang pagpatay. Ibig sabihin, kahit na siya na ito, ba ito sinabi niya, nagbibiro lamang ang Pangulo. Diba? Masamang biro yun, ha? Yung papatay ka? Kung biro lang yun, masamang biro yun. E kung halimbawa, sabihin ko sa'yo, papatayin kita, tapos mamaya sabihin ko, nagbibiro lang ako, natakot ka na. Diba? Natakot ka na. Binibiro lang kita. Natakot na ako, eh. Traumatic na ako, eh. Tapos sasabihin, binibiro lang kita. Ano po ang ibig sabihin niya? Thank you. Next question is from Earl Tobias from IBC 13. Good Congressman, good afternoon po. Earl po from IBC. Kung Benny, nasabi nyo kanina, balikan ko lang, sa halip na parang maging in sake of the truth, parang naging pagbabago ng katotohanan yung mga testimonya ng dating Pangulo, sir. Yun na din po ba yung treatment nyo doon sa nangyari, sir, na a-admit niya na meron niyang death squad, tapos mamaya i-retract niya ulit pag nilinaw ng mga senador. Also, sir, dito sa pagdinig kasi sa Quadcom, sinisentro nyo
nakita ng publiko na sinesentro sa yung mga EGK victims as biktima, pero sa pangulo sila ay collateral damage as a set. Sa akin, palagay ko hindi niya na masasabi yung nasa under oath siya, no? Nabiro ito eh. Inamin niya na meron DDS. Inamin na na collateral damage ito. So, let us talk on the extent of the collateral damage. Ilan po ba ang napatay? Ito ha, ilan po ba ang napatay ng mga bata? Napatay na walang kasalanan. Napatay na hindi drug pushers. Ilan po ba yan? Napatay na mga drug users lamang. Ilan po ba yan? Sabihin natin, nanlaban po yung mga yan. Nanlaban ha, ang sabi nila. Well, nasaan po yung weapon ng mga nanlaban? We'd like, meron kang yung arsenal ba ng Pilipinas? Yung crime lab ng Philippine National Police. Kung 6,000 ang nanlaban, dapat sa crime lab, meron 6,000 ang mga weapons. Ano nanlaban? Pinatay nanlaban. Ano nakipagsuntukan lang ba yung mga yan? Meron mga weapon yan. Nasaan po yung mga weapons? Yung buong ipakita nila. Thank you po. Follow up na lang sa akin. Kung then, so kung may maayos naman pala na pag-uusap between some Quadcom chairs and Grijaldo, tapos doon niya sinabi yung katotohanan, and then under oath sa Senate, bigla siyang bumaliktad, blatantly lying. What do we make of this, sir? Paano natin ititreat yung nangyari na yun? Well, pupunta naman siya dito sa next hearing. So we will be asking him a lot of questions, no? And most likely, we will be dealing also with the yung kay Gerald Barayuga, no? Kasi hindi pa kami nakaka-focus doon. That's the reason why he was being invited. Kasi once na may nagtatanong ng mga members, ang pinag-uusapan yung kay Gerald Barayuga, he'll be present kasi siya ang chief of police. But yun na nga, na-involve yun. So ito na yung pumasok. So treat natin yun as siguro. Ako naman kasi sa akin, actually, bali wala sa akin. Wala naman sa atin yung pinagtatawa na nangalan namin na ano ba naman ito. Wala na silang maibato sa Quadcom. Para bang they're trying to make a story. Now, ngayon, kung i-consider nila as truthful talaga yon at maninindigan siya sa susunod na hearing na talagang totoo yung mga sinabi niya, then he will take the consequences of that. Kasi he will not take that sitting down. And we'll be giving him a chance, another chance, na sa susunod na hearing, he tell us his story. Ako, I'm pretty sure there's a story behind it. And di ba, sana kung hindi namin siya nakausap eh, nung bago mag-testify si Colonel Karma. He was there and he was not even been invited. Nagulat na lamang ako nandun siya. At hindi ko siya kilala. Sabi ko, sino yan? Hey, ano yan? Tao yan ni General. Ganun ba? Sige. So, we will try to see it. So, ano yung ibig sabihin? May nababanggit na baka inappropriate yung aming pagtawag sa kanya. Sabi ko, appropriate to eh. Number one, human rights. Binibigyan mo ng karapatan yung tao, hindi naman siya namin pinili na ipatawag eh. Pinatawag namin siya sapagkat nais niya na ipatawag siya. Sapagkat si Colonel Garma, sinabi niya, classmate ko to. Kaibigan ko, classmate ko. Ito lang ang kaibigan ko, classmate. So, we decided to talk to him para malaman sa kanya. Ito ha, hindi ko alam kung taktika yung ginawa niya eh. No? Pero ito yun ha. Oh, siya ang chief of police sa Mandaluyong. Napatay si General Barayuga. Nasaan ang report? Wala. Ha? Walang report. Walang police report. Siya ang chief of police ng Mandaluyong. Walang police report. Anong ibig sabihin ito? Oh, ang sabi ni Colonel Garma, marami siyang alam. Oh, anong ginawa niya? Yung mismo kaibigan niya at classmate niya, nilaglag niya. Yun ang problema doon. Di ba? Actually, sinabi nga niya doon sa ano, hindi naman doon niya kaibigan. Parang pagkakasabi niya, ano, classmate lang ako. Parang natatandaan ko, sabi niya, classmate lang ako. Wala ko alam dyan. Mga ganon. So, ako, marinig ko yun, sabi ko, sa sarili ko, wala to. So, the betting stopped. Sabi ko ganon. So, ako, I went out. Tapos si Benny, sumunod na rin. So, yun yung story doon. So, I hope lumiwanag yung kanyang kaisipan. Kasi nga, wala naman siya sa story eh, doon sa buong concept na inimbestigahan namin eh. Doon lang siya sa isang peripheral issue, yung kay Barayuga, di ba?
doon lang siya nakasama. Nagugulat kami at nakikisaw siya sa isang bagay na hindi naman siya involved. Kongs, last from me. Kong Benny, doon sa pagdinig, na-mention ng dating Pangulo yung termination, yung tutudasin kita, na-mention niya as viable option yung pagpatay straightforward as form of, you know, eradicating drugs or other criminal act. Pero bilang chairman po ng Committee on Human Rights, ano pong weight na dinonormalize supposedly ng Pangulo yung ganong approach? Unang-una, again, salamat at binanggit na yan, no? Salamat, ganoon ang attitude niya. Eh, triple, kung ganoon po ang utak ng isang leader ng bansa, may kawawa ang buong bansa. Di ba? I mean, look, binanggit din ni Tony Del Joke, no? Nabanggit po namin yan sa Jackpot Com, eh. Yung neutralize, di ba? Yung neutralize, negation, na ang sinasabi, kill. Kahit po si Ken Espinido, sinabi niya, kill din yun, eh. Kahit na po ang Pideya, sinabi nila, kill din ang ibig sabihin nun. Tinignan ko yung Webster's Dictionary, ano nakalagay? Kill din ang nakalagay doon. Oo. Tapos, binanggit ni Senator Bato, hindi naman po sa aming rule kill yan. Arrest. Ba't hindi arrest ang tawag? Bakit neutralize? Sana i-arrest ang tawag sapagkat dapat lang arrestuhin. Due process eh. Di ba? Kahit suspect yan, nakalagay sa ating konstitusyon, a suspect is not guilty, di ba? Is innocent unless proven guilty. Alam po ng taong bayan yan eh. So arrestuhin natin. Ikorte natin ito. Ikulong natin kung kinakailangan. Pero sasabihin niyo sa akin, arrest? Pinapatay na agad eh. Yun po ang question dyan, mga kaibigan. Dagdag lang, ano, kasi when he was the president of this country, akala natin yung mga sinasabi niya papatayin, ikaw mayor, ganyan, diyan magtago ka na sa pinanggalingan mo. Akala natin lahat yun, mga jokes. Alam natin na may isang joke yung sinasabi ng presidente. Nasanay na tayo dun eh. Then suddenly nakita natin yung mga patayan. So balitang uy, mayroong patayan. Uy, may balitang bayaran. Kasi nagsalita rin si Senator Bato saka si Senator Bongo na may bayaran. And even the president, the former president. Then suddenly, nung natapos ang kanilang administrasyon, nag-iimbestiga kami sa public order and safety. Nakikita namin yung mga pulis, yung mga peke, yung mga bypass operation. Na nagkakaroon sila ng paraan para kumita pa lalo. So hanggang dumating kami dito sa issue natin na pinag-uusapan sa POGO, sa EJK, then suddenly, lumabas na to nung kay Karma na may nagsalita na officially sa Kongreso. So suddenly, so ngayon nare-realize natin na lahat ng mga sinabi nila during their administration na may katotohanan na dahil somebody testified under oath dito sa Kongreso at it was corroborated by so many people. So I think ngayon, parang magsasalita silang yung nangyari sa Kongreso that wala namang DDS, tapos sasabihin nila wala namang inuutos na encourage yung kriminal para mag-arm, para lumabag, para mapatay. Then ngayon sasabihin nila na joke lahat yun. Ang tamang bayan hindi naman niniwala. Ako hindi na ako makapaniwala kasi nga may nagsalita na eh. Nakasamahan din nila dati. Yun ang problema dito eh. Kasamahan nila dati eh. And they were not under any pressure or duress when we talked to them. Kaya, I think we are in the right path and the Congress, the Quadcom, we are doing our job and I hope that the people will somehow acknowledge, no, appreciate that what we are doing is somehow right. Kasi nga, kami ang policy namin, let's be honest with this and be transparent. And as always, kapag may mga ganyang witnesses, there will always be somebody na kasama namin to set up the transparency. Billy Vegas from Abante. Pihitin ko lang po ng konti. Kumusta na po ba si Michael Young? Kasi parang hindi na siya nababanggit ulit. Yes, sir.
Yung ano, ngayong hearing namin ng November 6, it's about dangerous drugs. So doon na makikita natin yung kabuuan ng mga matrix that will be presented by the chair, because siya yung sa dangerous drugs eh. So by Wednesday, expect na ang pag-uusapan po natin yan, sila Jimmy Guban, yung mga sa drugs and everything. So, ayun, makita-kita po tayo din. Ako rin, gusto kong kumustahin si Michael Young. Oo. Mukhang wala sa Pilipinas, yung mulang nag-a-around the world. Oo, si Michael Young. Siguro, di ba matawag natin yung Tony Young, di ba? Yung kanyang kapatid, matawag ko natin yan. Kasi talagang ito, tatlong bagay ito eh. Ang Senate hearing, isa lang ang pinag-uusapan, EJK lang eh. Ang kuwat ko. Kaya apat kami, pinag-uusapan yan. Pogo, drugs, EJK. Lahat to related eh. Di ba? Kaya, pag-uusapan po. Okay, mag-alala, pag-uusapan po natin yan. Hingi lang din po ng reaction doon sa sinabi doon sa Senate kahapon na ayaw niyo rin magbigay ng address. O gusto nila ipatawag. Yung address? Well, actually, yung inaano nga, para na nadinig ko no, na yung address doon sa ano, kay Kerwin Espinosa. Kasi ang ating COMSEC, they course it through the PNP. Hindi naman tayo ang dalay na nag-imbita kay Kerwin Espinosa. Ang nag-invite doon, si PNP. So dapat ganoon din ang gawin ng Senado. Huwag nila i-course to sa atin. I-course to ilan kita sa PNP. And doon sa ano nga, sa kay Jimmy Guban eh. Para nadinig ko rin ata yung kay Jimmy Guban. I-course to nila yun sa Bucor. Not sa amin. Kasi nga may responsibility yung protection and security ng mga PDLs is under the Bucor. Not with the House of Representatives. Kaya I think they're barking on the wrong tree. Ha? So I hope that they'll be careful about it. Yung Sandro Chona, pambilyonaryo. Ay, Kong Benny and Kong Dan. Sir, personally, kayo po ba naniniwala na may inamin si former president kahapon? So, tingin niyo po ba may pag-ako on his part? Kasi, ang binabanggit po kaninang umaga ni Attorney Panelo, wala naman daw inamin. Figure of speech lang daw yung Davao Death Squad. Unang-una kasi, hindi naman resource speaker si Tony Panelo eh. Abogado siya eh, ni dating Pangulo. O hindi naman siya resource speaker. Pangalawa, nakita naman namin, natin inamin ni former president, yung talagang responsibility niya. Inamin niya, inako niya eh. Yung mga pagpatay na yan, yung DDS niya, inako niya yan eh. Ayun, kung sasabihin ng ibang mga abogado niya na nagbibiro lang siya, hindi ko na alam kung sa totoo lang, sabihin ko sa inyo, pag ako sinabi sa akin na papatayin ako, matatakot ako eh. Di ba? Oo. Tapos sabihin sa akin, then nagbibiro lang ako. Mahirap yan tayo. Ako tingin ko kasi that era was already passe eh. That's already done. I mean, let's face it, ano, we evolve, you know, to find out that those kind of treatment to the Filipino people about joking on serious matter will not be considered rightly by the Filipino people now. Kasi nga, I think the Filipino people are now waking up. Nakikita po nila na may mali. Precisely because somebody na within their group have spoken about these things. So, pusin na po natin yung mga joke-joke kapag once na nagsabi ka na doon. That's it eh, di ba? Sometimes, like for example, no, yun sa edad din po ni former President Duterte and the way yung style niya ng panunungkulan for so many decades, no? We have seen yung strong personality niya. And he cannot change that anymore. Being an odd person. And I think, nagmamanifest yun doon sa kanyang speaking from the heart. No? At pag nasasabi niya, nakikita ng mga lawyers niya na mali. So, sinasabi na lang nila na joke. Pero, ako, I understand yung situation ni Presidente.
being a mayor for so many years, tapos naging presidente, naging strong, then suddenly, pabaguhin niya yung style niya. That's hard. That's hard. And that's the reason why, pero sa mga generals na nakaikot sa kanya to remind the people na hindi yun ang ibig sabihin ng presidente. Pero tapos na po yung era na yun. Dapat ayusin na po natin. So sir, tingin niyo wala nang kawala, talagang dire-diretso na dun sa crime against humanity and possible makarating na ng ICC, gamitin sa ICC yung kanyang pronouncement at pag-amin? Kasi alam niyo, I'm pretty sure, dapat ako, hindi ako pabor dyan sa ICC na ever since nagsalita na ako sa niya dati pa. But of course, the international community is really watching. The Republic Act 1951, nakita ko rin yan, nabasa ko na meron pala tayong batas na gano'n. Yung jurisdiction over this matter will be under the Philippine courts. And establishing special courts can be done by the DOJ according sa Republic Act 1951. And all the international laws must be considered as well. Now, kung magpa-fail po ang DOJ on doing their job on this matter, then the more the ICC will take cognizance. So I think it's really up to the DOJ to do their work. Sa akin, parang mas maganda na domestically na lang siya ma-prosecute, no? Para pag halimbawa, ang DOJ nagsabi na mayroong prima facie evidence na dapat siya ay ma-prosecute at may chance ng court dito, hindi na siya papatawag ng ICC. Dapat mayroon na rin itong tinatawag na proper adjustment na ginagawa ng ating bansa Pilat, yun ang sa amin. Ako, naintindihan ko naman ang kalagayan ng ating Pangulo tulad ni Congressman Fernandez. Yan po namin yan kasi wala nang naging mayor siya. Magkulo sa Davao . Nung naging mayor siya, talagang sa Davao magkulo. Ang daming NPA, ang daming drug pushers. Ginawa niya din, nilinis niya. Yun din ang kanyang ginawang template sa buong bansa. Nauluan ko po ang ating Pangulo tungkol dyan. Subalit, hindi niya pwedeng i-skirt ang responsibility ng isang leader ng bansa. Siguro kung siya ay a private person lang, magsalita siya ng ganyan, magbiro siya, okay pa . Pero pag isang pangulo ng bansa, nagbiro ng ganyan, ginagawa lang sa babae, nakakatakot yan, magagayahin na bawat Pilipino yan. Maghahamon, sabihin na papatayin kita, pero biro lang yun. Okay, gayahin na ng Pilipino yan, anytime. Yeah, actually, nangyari yan ang panahon nun. Naging strong yung mga mayor, mga nagmumura na rin. Maraming ganun, maraming nag-emulate ng anong ginagawa niya. And I hope na mag-stop natin na po talaga yan. You know why? Sana because hindi ka magmura pag governor ka na. Alam mo kung bakit doon nasasabi na dapat this have to stop. Yun ang sinasabi natin, the law must be applied to all or none at all, di ba? Ngayon ang problema, kung halimbawa nagmumura si former president sa Senado, tapos inayaan natin magmura dito, what prevent others to make that kind of statement as well, papatay? Halimbawa, si Laila de Lima, o sabihin niya, patay mo. O, co-condemn mo siya, or pag hindi withdraw. Kasi pinabayaan natin, so, huwag natin hayaan na dungisan yung institusyon. Hayaan na natin dungisan tayong mga parliamentarians. But yung mismong institusyon na makapunta yung record ng mga sinasabi ng bawat isa dyan, na babasahin ng mga susunod na henerasyon, nakakaya tayo. Nakakaya. Di ba babasahin nila, wala man lang nag-stand para i-delete o tanggalin yon sa record ng Senado? And even in us? Kaya nga sabi ko, pag dito, hindi ako papayag na papunin to record dyan. Mabubura ko yan. I'm pretty sure all of the chairman and all the members will agree with me na hindi po natin pwedeng ilagay sa record dyan. Lalabas dyan yan lahat ng mura. Lahat ng mga masasakit na salita na hinayaan natin. At tayo ang sisisiin ng mga susunod na henerasyon for that. People to know na lahat po ng pronouncement ng Pangulo, kahit na gumura niya, recorded po yan sa Malacanang. Nasa archive yan.
lahat ng mga sinabi niya. Pwede pagumura niya. Alright. Kaya nga ako, pag may program ako, o meron akong nasasabi, kahit sa pulpito, may mga nagbabasa sa akin, minumura ako eh. Bakit? Alam ko kung saan galing yun eh. Di ba? But the thing is this, yung PI, hindi lang mura yan eh. Nanay ko, tinutukoy mo dyan eh. Nanay ko yan eh. May terrible mahal ko nanay ko eh. At mo kinakailangan murahin. Kung magagagawa ka ng PI, oo, siguro, yung gago matatanggap ko pa eh. Kung talagang gago yan eh. Yung tarantado, kung talagang tarantado yan. Sinasabi ko yan sa pulpito eh. Kung talagang tarantado ko, hindi mura yan, totoo yan. Pero yung PI, aba, eh pambira, pagtanggap ng ating kababayan yan, minumura mismo yung nanay niya, ay po hindi yung katanggap-tanggap sa akin yan. Sir, last na lang. Sir, so if in case na pag umaten siya sa Quadcom, tapos ganon, anong gagawin natin, sir? Point of order. Yeah, oh, ganon. Tapos we will try to remind him. Tapos pagpaulit-ulit pa rin, then we have to take action. Well, ako, ang nakikita ko dyan, I tried to tell this to Chairman Ace eh. Sabi ko, kapag ganon, nagsalita siya ng ano, parang mura inabot natin doon. I think we have exhausted yung mga bagay na itatanong sa Senado. To be honest, ano, candid with that, ay ano naman, yung magandang nagawa sa Senado na umamin si former President about the DDS and also yung trying to convince yung mga criminals to take arms and for the PNP to kill them. So yun, na-establish natin yun. And sabihin na nilang joke yun, whatever, bahala sila. Pero na-establish natin doon sa statement noon. And ako, okay na yun eh. Nakuha na natin pinaka-gist nung ano, ng sinasabi natin na meron tayong DDS, merong patayan. Ang hindi lang natin masyado na-establish doon that they denied is yung reward. Reward. Yung kasi hindi yun inamin. Pero kung mapapansin nyo, yung sinabi, merong pito na pangalan. At tinatanong doon kung binayaran yun. Tinanong ni Senator Risa yun eh. Ang sabi, hindi, mayayaman yun eh. Mayayaman yun. Yun. Parang ganun pagkakaintindi ko. So, nandun yung denial about that matter. So, probably, yun yung mga issue na pwede namin explore. Kung more people will come out and try to reveal yung mga payment system that was not transpired during the past administration. Ako, I'm not against the Senate hearing, no? Pero lagay ko, hindi uso sa Senado yung point of order. Sa amin, ako sinabi ko na, niisip ko ba lang, pag nagmura ang ating Pangulo ng PI sa aming Quadcom, point of order pa rin yan. Point of order, Mr. Chairman, point of order. We should not allow any vulgar statement in this hearing. Ganun lang naman yun eh. Oh, wala lang yung magagawa. Kinakailangan po talaga, sansalain natin ito. Bakit? Kapag nasanay tayo dyan, yung mga bata sa mga kalye, ganun ang gagawin nila eh. Sandro, please bear with us as we are still about to accommodate police from our media. I appeal to everyone to refrain from asking questions that have already been asked by our persons. Lines Capanti from GMA Online. Sir, morning. Sir, follow-up ko lang po yung kay Colonel Garma. Senate President Escudero said it's very important for to appear in the Senate drug war probe. Is the House allowing her to go there? Or as far as you know, does she want to testify also in the Senate? Well, talaga dapat mag-appear siya doon, no? Sooner or later, she'll be there din naman as well. Unfortunately, prior to the last committee hearing natin, noong October 22, nagpapaalam na yan about yung kanyang condition. And it's a long letter to us. She was talking about yung esophagus niya eh. Kasi parang meron siyang dito na naka-block na hindi siya makalunok. And
Actually, di namin siya inalaw na hindi maka-attend ng October 22. And because after that hearing, we allowed her mag-consider yung medical check-up niya. And it happened na I thought Sunday siya pupunta para maka-attend siya ng Monday. Pero yun nga, Monday pala siya umattend ng medical check-up niya. So kay Leonardo, siguro after niyan, ilang days lang naman yung COVID, so can attend. Nakatanggap kami ng urgent motion, di ba? From the lawyer na talaga matindi ang sakit ni Colonel Garman. So, kami naman, hindi naman namin pwedeng, sabi ni ng urgent motion na this is another human rights concern, no? Yung right to life. Nahiniwala ako dun eh. So, hinayaan namin siya makita ng mga doktor sa Cardinal Santos. I do not know if it's Cardinal Santos now. O nagpapatingin siya. Cardinal Santos. Oo. For medical check-up. Balita namin, baka ma-ICU pa siya because of that. So, she cannot actually speak properly, mentally speaking, kung harap siya sa Senado. Although kami naman, di na bili ko yun, prevent the Senate from calling her to testify. Release Colonel Garman. Nalip na yung contempt, di ba? Sir, follow-up na. Follow-up po yung President Duterte kasi former President Duterte kahapon was qualifying the responsibility. Said, taking responsibility for policy cannot take responsibility for specific crimes. Kasi isa ni Senator Risa, how about this kid with arms? Yan. Carl Anthony, parin namin. That's it. Kasi nga yun. So, acceptable ba yung qualification niya na for specific crimes, I cannot take responsibility. So how do you respond to that? I mean, is that an acceptable argument? Yun nga problem eh. Di ba may mga pronouncement siya. O sige, ano niya, patayin niya na kung bahala sa inyo, sagot ko kayo. O then suddenly ngayon, pag may mga specific crime na nagawa, like example, inarm mo yung ano, you're trying to tell yung criminal, o sige, i-ano mo siya, i-provoke mo siya para patayin siya ng PNP. So ginawa ng PNP, alam mo, ito kasi, well, the knowledge of, the level of knowledge of the president and all the generals and the GPNP, they are far more intelligent. Let's accept it, no? Yung mga lower ranks, like for example, yung mga sergeant, teniente, major, captain. So ngayon, hindi, yung negation, yung kanilang elimination, yung negation, sinasabi nila, hindi naman nakarating yun sa lower ranks eh. Sa kanila yun, tinago nga yun eh. O di ba, they accepted to sa Senate na it was being hidden. Now, ang bigat nung naging repercussion sa ating mga kababayan, you have to understand na hindi nga pantay-pantay ang level ng knowledge ng ating mga kapulisan. Merong mga mabubaba, with all due respect with them, na hindi nila alam kung ano yung mga inuutos ng taas na hindi na ba na mababa properly sa kanila. Basta ang alam lamang, sige patayin niya, sagot namin kayo. O na, ngayon, pinatay mo yun. Ikaw responsible na pulis dyan. So sagutin mo yan. Kung paano yung sinabi niya pronouncement nila, nasagot kita. Kaya kayo sinasabi ng President, nasagot niya na niya lahat. Pero in the proper court, hindi naman pwede yun. Hindi naman pwede ituro nung polis na akong nag-utos sa iyo directly na mayroon direct knowledge, may witness. Wala namang ganun eh. Sinabi lang niya yung pronouncement niya. Tapos sinasabi ng mga generals niya, ng mga lawyers, joke lang yun. So ngayon, meron ng nangyayaring krimen. O, bahala ka na. Yan ang problem na na-encounter ng mga polis natin. I think it's a deception in the highest level that we have to accept the real situation of the members of the PNP. They have to confront yung mga issues and cases that will be filed against them. So I will never question the knowledge of the president being a lawyer, no? And a former prosecutor. Pero malinaw yung Republic Act 9851. Oh. Kasama rin yung command responsibility.
or conspiracy. I mean, ang question ko, logic lang to ha, logically. Ano ba ang basis ng pagpatay? Iba policy? What is the policy of the government during this time? Shoot them dead. So bakit mamatay ang mga police? Gusto mo nalang pamatay? I don't think the policemen would like to kill it. Hindi, ayaw nalang pamatay. Oo, I am. Nais ko din sabihin na nakakaawa din yung kapulisan nila. Na sinasabi nila, we are just obeying the command of the higher up. Kawawa po sila eh. So sa akin, logically speaking, what is the basis of the killings that have happened? Ang dami niya. Policy. Who pronounced the policy? The former president. Sorry, so ultimately responsible siya, even for the specific crimes? Sa akin, I believe so. On command responsibility. Thank you, Victoria Tulad from ABS-CBN. Thank you, good afternoon po. Sir, meron kasing iba na iniisip na suspicious yung pag-meet po ninyo kay Grijaldo outside of the hearing itself. Can you just explain po, part ba siya ng process talaga na Pongs meet resource persons, talk about certain stuff outside of the hearing? Well, actually, of course, you have to validate and verify. Meron kami tinatawag na betting eh. Yung betting, alam mo kung talagang totoo yung mga sinasabi. Like, for example, yung kay Colonel Karma na sinasabi niya na kaibigan niya yun. Ako, I can confirm that kasi prior to that meeting with Grijaldo doon sa back ng Quadcom, na-meet ko na si Grijaldo doon sa meeting namin prior to that. So, basically, nung sinabi niya kaibigan niya yun at kaklasmate niya, naliwala ako doon. At ang sinabi niya na yun ang makakapag testify doon sa mga sinabi ko sa affidavit. So, binigyan namin ng chance. But that betting process that was done to Colonel Grijaldo, ako lang yun, saka si Chairman Abante. Hindi pa yun alam ng ibang chairman. And that's the reason why wala pang lawyer si Grijaldo doon. And even us, wala pa rin kaming lawyer. But during that time, we see it proper to include yung lawyer ni Garma dahil sila yung nag-request na kausapin si Grijaldo during that time, which we did. Unfortunately, yun nga niya. Lahat naman ng mga affidavit na ginawa ng mga witness namin was done with the help of their lawyers, yung kanilang mga abogado. Siyempre, alam naman ang ating kababayan niyan, no? Colonel Gama, for example, tinanong namin siya, why are you now changing your statement? Sinabi naman niya, I have a change of heart. Sabi niya, I now want to speak the truth. At sinahin pa niya, the truth shall set you free. Oo. And then she made a supplemental affidavit on that with the help of her lawyers. Pero hindi naman Grijaldo eh. Kung gusto niya kumuha ng abogado, it's up to him. Sapagkat he is also accountable. Pinanggit po sa amin ni Colonel Garma, marami siyang alam. And he is also fully accountable. Kapagkat nung pinatay si General Parayuga, wala natanggap na report mula sa kanya. Wala siyang ginawa bilang chief of police at that time. Aluyo. And then, do you think nabawasan pa yung credibility ng Senate hearing dahil hindi nag-inhibit si Senator Goff and Senator Bato? You just have to think about this. Na, parang ako, posado ako, and I'm part of the jury. I'm interrogating yung mga resource persons. And pag ganun ang sitwasyon, what will come out to the investigation? It's not proper to be a part of the jury, you know. And I think it's inappropriate and not allowed, you know. Like for example, sa states, hindi naman pwede yung ganun. So common sense dictates that don't be a part of any investigation that ikaw mismo involved. Ako, if ever that I'd be involved in any case, being ang chairman ng
Committee on Public Order and Safety, I will inhibit myself and I will transfer the responsibility to my vice chairman. Kasi, I think, mababawasan talaga yung credibility investigation. Hindi magiging balanse ang hearing, for example, because mayroong biases. Sa quad ko, makikita ninyo na wala kaming biases. Balancing hearing po namin. Lahat, pinakausap yan. Sorry to say, Senator Bato is always defensive, no? In fact, nakita ko, ang tinatanong ni Chairman Coco Pimentel, si Senator Bato na eh. Diba? Samantalang, they should interpolate the witnesses and the source speakers, not try to defend themselves. To Congressman Abante and Congdan. Ang sabi ni Congdan kanina, okay na yung hearing sa Senate. So meron pang pangailan pa na ipatawag ang former president sa hearing ng Quadcom? Or it's just a waste of time? Or it's just a proper, it's just proper to just file cases to save time? Ako, explore na lang natin if ever yung reward system. Dun sa mga DDS na sinabi niya na meron, tapos encouraging the policemen to arm the criminals to fight back. Yun, established na yun. Even there are a lot of justification on those wordings. But yung reward, yun yung tipong hinahanap natin. Kasi na-establish na rin doon na, yun na nga, may pitong personality. Tapos, parang may sinabi si Presidente doon na patay na ata yung pito. Pero still, we need to find out kung sino-sino po yung pitong yun para malaman po natin kung si anong karakter at anong personalidad, si kaninong pamilya, kung buhay pa yung, of course, and may mga pamilya yan, yung pitong yan. So maybe we can ask the members of the family of those 7 people, so malaman po natin kung anong istorya, anong kanilang partisipasyon, yung sa sinasabi po ng ating pong former president about those 7 people. Kasi doon natin ma-establish kung meron talagang, well, yung nagkaroon sila, nabayaran sila, whatever. Basta sa reward system, I think medyo gray area pa yan. Just one follow-up lang, sir. As chairman of Committee on Human Rights, Kong Abante, do you support the recommendation of Congresswoman Castro to submit Duterte's Senate confession in the ICC? What? To submit? I have always been true to my statement since we started the EJK hearing that I'm not going to allow the ICC to get our documents for that. Anyway, they could be able to do their own investigation on their own. Hindi na kailangan yung tulong ng Quadcom o tulong ng aking committee on that. No? In fact, naniniwala kami na the ICC is watching all the proceedings. Kaya meron silang documents tungkol yan. So, maganda yung sinabi ni Congressman Castro. Yet, I still would like to say na let them do a separate investigation. Oo. Not use us for their own investigation. Yun lang ang sa akin. Thank you. Kat Borges from Radio Pilipina. Sir, clarify ko lang po yun dun sa inviting former president still sa Quadcom. Sabi niyo po, next week, November 6, will be about illegal drugs. Would you ask him din po ba to attend para po mabigyan linaw din po yung connection niya with Michael Yang? Or reward system lang po talaga yung habol niyo from the former president? Yeah, if ever the president will notify us about his intention to be a part of the next hearing, then we can adjust the agenda that we set already. Basically, madali naman natin ma-adjust yun. Mag-focus lang muna tayo sa lahat ng mga tanong kay Presidente. At kapag nakuha na natin po lahat ng mga sagot, then we can let him go. So, hindi naman po, kasi marami na nasagot sa Senado eh.
And ako, particularly, kapag ako, hindi ko natatanong yung mga bagay na yun. Kasi nga, ano na yan eh, na manifested na yun eh, na under oath. So, punin na lang natin mga bagay na medyo hindi pa klaro sa amin. So, yun po yung ating kasagutan. Po naman, meron akong reservation to invite the president. Kasi sabi niya na lahat eh, ang gusto niya sabihin sa Senado eh. Paano pa ang nais namin makuha sa kanya, no? Just for him to be present there. Siguro, gusto ko din sabihin na if he is well enough to face the Senate, palagay ko, kung talagang kinakailangan namin siya, he should be also be well enough to face us. Yun lang. Sa akin, mayroon akong talaga reservation to put yan. Because I think that what he said in the Senate is enough for us to know what actually happened in the war on drugs in the former administration. Sir, next lang po. Doon po sa Senate hearing, lumabas po si Mo King. Meron po ba tayong coordination with the Senate po kung paano po siya mapapadalo po dito? Yung OMSEC natin, we tasked them, you know, to look for Mo King. I don't know precisely what the communication that had been done with her, you know. But since nandiyan na siya, there's no stopping for us to invite her. Most likely, that can be answered by the COMSEC. But a while ago, when I asked him, we invited her already. So, most likely, darating yan. Kasi, alam mo, may procedure eh. Una, invitation. Tapos, show cause order. And then, afterwards, saka mo siya isa-cite in contempt. But, nandun pa lang tayo sa show cause order. Sure, last na lang po on my end. Ano pong message natin doon sa mga kapulisan na meron pa pong alam tungkol po dito sa mga inimbestigahan nating issue? Given na parang ang nangyayari po is pinagmumukha ng Pangulong Duterte na siya yung knight in shining armor nila by taking the responsibility. Pero yun nga po, tulad ng sinabi ninyo kanina, hindi naman po tatayo yun sa korte. Ilan-ilan lang naman yung ano, I think yung sa reward system. Tapos yung sa mga patayan, yung mga nakakatanggap ng reward, well, siguro feeling guilty sila. But majority of the 220,000 strong PNP men in uniform and not uniform, majority dyan talagang wala alam eh. Alam ko, naniniwala ako na there are certain areas that this program was were initiated. So I hope that those who have knowledge about this, no, must come out. Kasi ang pananaw ko, nagkaroon talaga ng deception na deceive tayo dun sa order. Nagkaroon ng confusion and deception. And that's the reason why somehow, siguro, masasabi natin, marami din sa mga kapulisan, ang masasabi natin, hindi nila ma-differentiate. Nagkaroon ng gray area eh. Ito ba yung legitimate order? Pero, i-arm mo yung ano, parang papatayin mo, parang, di ba? So, hindi klaro. Kaya, I think, ako, position ko ah, hindi, I'm not talking about the whole of the Quad Committee. Ang position ko, since sa garo ng confusion and deception, hindi lahat na naging involved doon are somehow 100% guilty. Nagkaroon ng ano eh, ng alam mo 'yun na ikaw subordinate ka, utos sa ito eh ng boss mo, ano gagawin mo? Susunod ka. Lalo na 'yung mga aliyan, mga PNP officials, yan, PNP aliyan, men and women. So pag sinabi ka itong order, sundin mo. Otherwise, magkakaroon ng repercussion yun. So may takot. Aside dun sa may deception, may confusion, may fear. Natakot sila. So, hindi total ng kapulisan ng ano. Ako naniniwala, kakaunti lang to. Ito, hindi ko maalala kung ito yung isa sa mga hearing namin sa human rights o Quadcom na to, no? Pero, nung inimbitahan namin si Colonel Patay, kapagat for 8 months, siya ang station commander ng batasan. More than 100 people were killed during his time. Sa kanya, ano ha? Okay. Pinatawag din namin yung kanyang deputy, yung major.
Pinatawag din namin yung apat na pulis. Oh, na tinanong ko sila eh, okay, nakapatay ba kayo? Wala silang inaamin. Pero, ginamit nyo ba ang baril nyo? Ginamit nila ang baril nila. Pero hindi nila aminin na may napatay sila sapagkat marami ang bumabaril. Yun ang sabi nila. Pero may mga napatay. So, ang isang tanong niyang ganito, o bakit kayo bumabaril? Bakit? Pinang-utos sa amin eh. Yun ang sabi. Pinang-utos sa amin eh. Alright? Now, tinanong namin sila, pati yung major eh. Alam niyo ba, ibig sabihin ng double barrel? Hindi. Yung tukang, alam niyo, hindi. Basta't kami, sumusunod lamang kami sa utos. Eh di kawawa yung mga kapulisan natin. Di ba? I mean, sa akin lang, dapat luwabas na yung ating kapulisan na talagang nadaya dito. Ito sabi ni Kamul, deception po yan eh. Even Colonel Espinito, sinabi niya na na-deceive siya ng Director General din ng kapulisan nung araw. He was deceived. Kaya kinalumabas na. Ito, nakakapagtaka. Kita niyo, ang ating Pangulo accepted full responsibility. Pero yung Director at that time, nilaglag niya ang kanyang mga kapulisan. He did not accept full responsibility. So, anong ibig sabihin nun? Diba? Kaya yung sinasabi natin, yung level of knowledge, hindi kasi pantapantay yan eh. So, kung nando kayo sa level na mataas, tapos ito yung order, hindi mo, may baba talaga yung ano talaga yung order, kasi ang gulo, may confusion. Tapos may hiding of the Memorandum Circular Number 16-2016, di ba? Sinabi naman nila eh, sa Senate eh. Kaya ang ganda rin nangyari sa Senate ah. We were able to get a lot of information that can be used on the Qualcomm. Marian Enriquez from TV5. Pero sige po, regarding the reward system, you mentioned, Kongdan, that you wanted to, you know, ito yung gusto niyo pa pong tignan sana, and I think you mentioned before, baka gusto niyo rin po ay invite din ba si PRRD and talk about kung paano ginasta po yung confidential intel funds, I think worth about, you get 4 billion pesos annually. Yes, oo. Kasi nung una, yung 2016, we were able to see yung ano, yung from the time of Pinoy, then the sudden jump of the confidential fund on 2016, the first the ano yung mula July hanggang December. So hindi ko pa nakikita yung mula 2017 to 2022 magkano yung intel fund, but I think the members already have the copy. Ako parang hindi ko pa siya nakikita, but makita natin yung jump ng ano nung kanyang intel fund at paano siya ginamit. Unfortunately, kasi yung intel fund na yan, hindi siya subjected to the usual procedure of COA on liquidating, no? Usually general lang yan, ginamit mo sa tulad na ginamit sa renta ng bahay, so package deal, ang amount is ganito. So basically pag nakakuha lang sila ng somehow na ng list ng mga pinagamitan, that's enough. Wala yung tinatawag na you have to liquidate by the issuance of certificate or issuance of the receipt, things like that. So, yun pa yung isang tinitingnan natin ngayon pagdating po doon sa Intel Fund. I think the members and the chairman will really have to talk about this Intel Fund. At I hope that makita natin yung antag dito, yung daloy ng pera mula doon sa Intel Fund, papunta kay Mukhing, papunta kay Peter Parungo, na dinala sa Metro Bank, dinala sa BPI, dinala sa PS Bank. So yun yung sinabi ni Garma eh, sa pinapit eh, na pumatak yung pera kay Peter Parungo sa tatlong bangko. So malaman natin daw. Follow up na lang po muna dun sa pick up ko ba yung kay Ate Lines Capanti kanina regarding dun kay Garma. Many would ask about the timing po ng pag-grant sa kanya ng medical furlough, kasi especially Senate inquiry and she's invited po doon. Related po ba ito, Kongdan, sa sinabi niyo po last Zoom press conference natin na when she talked po to you na regarding doon sa tawag ni Digong, you said she seemed scared, even mentioned about her desire to leave the country. Ayan. Di pa na ako ang permit para sabihin yun eh. Pero palagay ko mayroong ano siya. May connection doon sa pagtawag
Yeah, kasi alam mo, the best person talaga dating na-answer that si Jen na si Earl Garma. Alam mo, actually, ayoko talaga siyang pangunahan because I haven't got any authority from her yet. Kung talagang tinawagan siya, di ba? Pero inamin naman niya na tinawagan siya. Pero yung mga issues that was tackled, no? Yun ang hindi natin may reveal, no? We observe also yung request, no? Ako kasi kami, ganun kami, wanted to preserve yung trust and confidence that we will not reveal any of the information that she said na hindi naman in relation to what we are talking about. Mayroong mga issues na hindi naman yun ang pinag-uusapan. So, let us see, you know, sa susunod na yun. Second to the last na lang, sir. You said about Rinaldo trying to get even with us. Wala na silang maiba to sa Quadcom. There's a story behind this. What's the story po? You think na... Well, ako, nakikita ko yung story kasi nga medyo naging something personal to kay General Bato, Senator Bato, during that time that I mentioned about yung kay Colonel Anunda tungkol doon po sa PNPA that he was assigned as a technical person ata. But yun yung medyo nababanggit ko na medyo nagiging something na gumawa sila ng paraan to get even with us. Klaro naman kasi, no? Tapos si Grijaldo pa, binabanggit nila na tao daw ni General Bato. Well, in accordance with sa kanila nila, usapan nila yung common friend namin ni Colonel Garma. So, basically, yun ang nakikita ko na play nila to get even with us. And I hope I'm not wrong, but that is my own, you know, my own theory. Sir, sorry, may pa nga palang po na clarification asking po si Gab, lalo ng inquiry. To clarify lang daw po, sir, nag-testify po ba si Colonel Grijaldo before the Quad Committee? Kasi sabi niya, he was harassed na parang may gustong ipa-confirm sa kanya. Pero did he testify during the previous hearings? Kasi tinanong po siya ni Senator Coco Pimenta kahapon kung may affidavit ba siya. Sabi niya, wala naman. Wala nga kasi nga hindi naman siya pinag-uusapan doon sa Quadcom eh. Kasi nga ang issue lang niya, naging chief of police siya ng Mandaluyong nung mamatay si General Barayuga. That's it and that's all. Wala na kaming alam na issue about him. Until such time na si Colonel Garma asked para i-approach si Grijaldo. Sabihin na i-confirm yung kanyang abidabit dahil kaibigan niya at kaklasmate niya. So, yun lang yung reason kaya kami lumapit sa kanya at binatawag namin siya sa likod. Sana pa lang ginawa natin, kinausap na natin sa floor, sa ano na lang eh. Actually, doon na lang namin ginawa. Actually, nawala na rin sa isip ko kasi request eh. Na gustong kausapin namin. Pakiusap yun eh. O sige, sabi ko, sige, patawag na, nandito lang naman tayo. Diba? Sir, isa siya sa pinatawag namin eh. Although, hindi na namin siya natanong eh. Wala, andun lang siya. And then later on, sinabi ni Colonel Garma, pwede bang kausapin nyo? Yun. Ang sabi po ba ni Colonel Garma, he would know, he would confirm that what I'm saying is yeah. Marami niya sa akin, marami siyang alam. Oo, kasi kaibigan niya daw niya, classmate niya. And ako, na-confirm ko na classmate siya, saka kaibigan siya. Kasi yun, unang usap namin, bago mag-testify si Garma, andun siya sa Ascot. Ask out hotel. Doon ako doon ko sila pinatawag kasi nakikiusap sila. I think dalawang beses, tatlong beses silang nakikiusap sa akin na harapin sila. Ang sabi ko, hindi, doon na tayo sa hearing. Doon na tayo, ano, kasi marami na kaming ano, na-research na namin yung ano nila eh. Mga issue nila eh. Pero meron nga daw gusto daw umamin. So, kaya pinagbigyan namin. So, nung pinagbigyan namin, pinatawag ko si Ace. Yun lang, that happened. Sir, pero baka pwede lang po magpa-comment regarding nga po dito sa kinasuhan na po nag-file ng complaint po na ano ba to? Trafficking kay Harry Roque, qualified human trafficking complaint po versus Harry Roque. Okay, ang nag-file ata dyan, ano? Papiyap. Pao. So, now it's the report. Hindi tayo nag-file yan. Hindi na natin nirecommenda yan, di ba? Yeah, wala pa kami recommendation about this. And, well,
we're happy about it that the PAMDMP is really doing their job. Kasi nga, sila naman talaga rin nag-umpisa dyan sa Pogo and they have been so religiously trying to collate all the evidences and file cases against them. And at least napapadali na talaga yung trabaho namin. And since ayan, meron na, naka-hold na yung preservation assets sa Bank Biancham. Biancham. Isa sa mga company that was issued a preservation asset preservation ni Lucas Bersamin, ni Secretary Lucas Bersamin. And with that, medyo lumuluwag na yung trabaho natin about the investigation of this of these companies. And true enough, yung aming ginagawa po in the legislation and at the same time recommending yung mga ebidensya that nakalat po namin at ibinibigay po natin sa Executive Department for Deperusal. And that's our job. And maraming salamat at umibilis po yung trabaho namin with the executive. Ako nga, iniisip ko pa kung bakit human trafficking eh. Di ba? Siguro, plunder pwede eh. O, yun di ba? Pero human trafficking, iniisip ko. Bakit human trafficking? Di ba? Ang kapalawagan namin kay Harry, Tony Harry, walang ka na sa amin. Well, narinig niya ako rito. Walang ka na sa amin. Di ba? I mean, kahit ang tawag mo sa amin, kangaroo court, umarap ka na sa mga kangaroos. Ilang. Boss, kangaroo court daw tayo. Ito ang your question sa Marianne. Okay, Rosalie Cas from UNTV. You're recognized. Good afternoon po, sir. Hingi lang po ako ng categorical answer. Do you want former President Duterte to be prosecuted under RA 9851? Okay. Well, batas po yan eh. And yun yung sinasabi natin na the law must be applied to all or none at all. So, if we can do that to a small level of our Filipino citizen, why not on the highest? I mean, prudence dictates, no, that we need to do our job. It might be painful to others, but of course, if something is committed against the existing law of the land, then we have to face the consequences. And kung ako tatanungin mo, former president natin siya, may mga nagawa naman po siya sa ating bansa. But yun na nga, meron din mga nagawang hindi tama. But yung mga hindi tama, isusulit po natin yan. At lahat naman po ng ginagawa natin sa mundo ito, eh, pagbabayaran po natin yung mga mali. Diba? So I think it's just proper that the existing law, yung law ng RA 9851 must be followed and hayaan natin that the will of the justice mas prevail. Ako, sana hindi na eh. Kasi, number one, matanda na siya. Number two is not always feeling well. Sana hindi na. Pero, he admitted eh, under oath sa Senate hearing. Sabi nga niya, I'd like to quote, ha? Sabi niya, that he alone takes full legal responsibility. Ayun lang, yung Republic Act 9851, pwede nang gamitin yung laban sa kanya. So, kahit na ayaw mo na siyang ma-charge pa, kasi, syempre, former president natin siya, tulad ng sinabi ni Kong Fernandez. Marami rin siya nagawa sa ating bayan, hindi lamang yung war on drugs. So I hope na hindi na po siya litisin. I hope na wala nang mag-prosecute sa kanya. Pero wala rin kayong magagawa kung talagang meron siyang accountability and he will be prosecuted according to law. Yun po eh. Ablang po, apart from him po, sino pa po yung dapat ma-prosecute under RA 9851? Siguro dito yung Section 10 ng Republic Act 9851, yung mga commanders, principals. That's the reason why we're giving a chance sa lahat ng mga na-involved na
we all know that there was a deception, confusion, and probably hindi talaga naintindihan yung memo. So this is your chance to be a part of this investigation. Ang problem kapag hindi po talaga then the arm of the law, no, especially ang DOJ, kapag nag-file na po yan, ahabulin na po lahat dyan. At kapag may mga nagsalita na dyan, at yun ang nangyayari ngayon, may nagsasalita na, lumalawak po eh. Lumalawak yung mga dapat pong investigahan. But of course, kami po ang gagawin po namin because I think we have to wrap up also the investigation in the soonest possible time because it's election time. I think DOJ will have a much deeper. Magkakaroon pa lalo yan kasi hawak na namin yung malalim na investigasyon, din lalo pa nila lalaliman yan. So dun na papasok yung mga iba na baka mapasama. So I think we have to remind all those nagbina involved in this to come out, no? Because after all, nung kakatuloy na sabi ko, naging pare-pareho tayo naging biktima dyan eh. Do your share, please. I remember, di ba nagsigaya tayo ng mga dokumento sa Office ng Solicitor General, di ba? Because yung damang dapat namin gawin. So perhaps, kung pag sinabi ang DOJ, isapin namin ng mga dokumento, we will do that. Kasi sila na ang bahala po, anong gusto nilang gawin doon. No? Perhaps kung yung question mo na baka mayroon pang ibang prosecute, well, baka sabihin natin, si Senator Bato, for example, o si Director General Sinas, o yung iba dyan. Pero palagay ko, ang ituturo nila, yung higher up eh, yung nag-utos sa kanila eh. So, ang magiging yan, papaksak din yan sa lap ng ating dating Pangulo. Thank you. Kenneth Basilio from Business World. Hello, magandang hapon po. So yung question ko lang about sa naging statement ng CHR kahapon na nagkaroon sila ng legal impediments pagdating sa pag-acquire ng mga files pertaining to or concerning us sa mga EJ. Are we looking at possibly crafting a law that would be strengthened ba yung capacity ng CHR to acquire such files? I already filed a bill giving the CHR prosecutorial powers. The CHR can only investigate, but they cannot prosecute. Kaya sabi ko nga, bigyan natin ng ngipin ang CHR na gawin nila ang kanilang magagawa even to prosecute those that they think are actually guilty. Yun yung bill na aking final. I think it was filed about a year ago pa. And follow-up lang sana ulit. Let's circle back dun sa ICC. Yung admission na ni former President Duterte, doesn't this already make the case for the Marcos administration to coordinate na with the tribunal? And you, Congressman Fernandez, mentioned nga na close. Ayaw talaga ni sa idea na yun. Ayun. So, and may mga conditions ba tayo na nakikita na magpapabago sa isip ng ating mga congressman na yun? Nakita ko kasi dito, Section 15, no? Ng Republic Act 9851, applicability of international law, applicability of international law in the application and interpretation of this act, Philippine courts shall be guided by the following sources. So, in other words, lahat ng mga international laws natin will be also applied dito sa mga kaso na if a file ng DOJ sa ating former president and others, no? But, we are not discounting as well na yung ICC, di ba? They take cognizance on those crimes that were committed at sinasabi nila na they need not to cooperate with the national government. So baka by collating all the documents na nakukuha nila sa amin through
sa YouTube or whatever. So baka yun yung gagamitin nila ng ICC. So we really don't know. But ako, kung ako tatanungin mo, much better talaga, we have the same position na dito na lamang po sa coordinate. Thank you for today's last question. I call on Fred Mendoza from Manila Times. Ay, Kong, ako yung last. Kong Dan, first of all, may isang DDS supporter si Crisette, sinabi niya, or she's pushing her followers na mag-iboto sa Laguna. Kasi daw po, and well, I hope hindi kayo ma-offend dito sa sinabi niya, kasi sinabi niya, mukha daw kayong Pokemon na congressman, na John Lukes. Your comment lang po. Ano may sabihin ng Pokemon? Hindi ko masyado naiintindihan yan. Ayun Pokemon na, no? Monster, ano ba yan? A monster. Well, sabi naman ng nanay ko, pogi daw ako, so... Well, hindi, kaya kanyang interpretation. Pero kung mga kape ko po ba sa candidacy niya sa governor itong pangalan sa tingin niyo po? Well, ako I'm doing my share, no? In delivering yung mga... what I can do to the people of Laguna. And as a matter of fact, yung mga pagyo, lumuwas lang ako dahil dito po sa PressCon and I'm going back again doon para mag-deliver. Alam niyo po yung Laguna po ngayon, inikot ko po ang buong Laguna mula San Pedro hanggang doon po sa Mabitak, dulo ng lalawigan ng Laguna. Kalapit po kami ng Lakeshore. And majority of our people na nakatira sa Lakeshore, nakalubog pa rin po sila. So they need assistance kasi hindi sila pumupunta sa evacuation center. Dala po tayo ng dala ng mga biyaya at mga ayuda doon sa evacuation center. Pero yung mga nakalubog na hindi pumupunta, hindi nadadalan. Eh mamaya po, pupunta po kami, lagi ko namang ginagawa yun. Wala noon pa, mayor pa ako, congressman ako. Kapag lumulubog po kami nung Ondoy, talagang doon po ako nagdadala ng mga ano, ng mga pagkain para po mabigyan yung mga babayan na nakatira at hindi nakakapunta sa evacuation center. Now, ang tanong kung makakapekto ba sa akin itong ginagawa namin. Let the people decide. Ano, alam niyo po, ano yan eh. Yung lahat ng pagtakbo is a destiny eh, kung ano tayo because of what we have done right here. And the people will tell us that hindi ka namin boboto because of what you have done to the former president. And then the people, other people will tell that I will vote you because what you have done to the people of the province of Laguna. Then let it be. Let the people decide. At yung mga si Pokemon, anong pangalan niya? Crisette. Sige, kung taga-Laguna siya, pumunta siya dun sa amin, makipag-usap siya sa akin para makita ko rin kung anong kagandahan niya. I mean, ano mo ito sinasabi ko? Ang mga bashers, we accept that because we are living in a democratic society. Okay po yan eh. As a matter of fact, tinutulungan pa nga nila tayo eh. Dahil yung engagement natin, tumataas daw yung ating mga viewers. Wala ba yung mga bashing? So, mas marami itong bashing kayo. Okay. Oh, pero sa akin, sinasabi ko, let them be. Kasi nga, ano yun eh, damdamin nila yun eh. We respect that eh. And who knows, maybe someday, makita naman nila na maganda yung ginagawa ko. Baka mamaya iba naman ang sabihin nila. Parang politika yan. Minsan kalaban mo siya, then suddenly magiging kakampi mo siya. Yung mayor, minsan nag-aaway kayo, tapos magiging kayo, governor, yung congressman, yung concept. Ganun yun eh. And yun yung process. And I hope that lady who have delivered that statement, basta lagi tayong peace. I love you. in relation to what he said, mayroong nag-comment na bakit sa EJK ang pinag-aaksan yun ng panahon, samantalang ang dami na saranta ng pagyo. Diba? Ito ang gusto ko lang sabihin sa comment na yan. Kahapon, I think it was the other day, ang aming church ay nabigyan na ng 1 million. Saan? Saan ba yun? Saka sa Kamayinuso. Yung ba distrito ko yan? Hindi. Ano pang ginawa ko? Tinext ko si Secretary Kachalian. Sinabi ko sa kanya, pwede ba magpadala ka ng food patch sa Albay and Kamsur. Tumugod siya, sabi niya, give me the contact person. Tignan nila kayo yung contact person. Nagpadala siya kagad. So, kahapon, nagpadala siya ng 660 food patch sa Kamsur. So, kahit na
busy kami sa kwad ko, ginagawa namin responsibility nila para makatulong sa ating mga babae. Ako hindi ako congressman ng Bicol eh. Pero tumutulong pa rin ako eh. Yun lang ang nais kong sabihin, tumutulong pa rin ho kami. Huwag kayong may mabahala sa amin. Pero alam mo, tayong Pokemon, tayong katayag yun. Kaya mo. Pero alam mo, kaya nga hindi kami naghihiring eh. Because we gave chance dito sa, ano, sa pagtulong sa ating mga kababayan. Kasi nga, medyo pag maghihiring kami, mapipreoccupy po kami. Kaya we decided na November na po kami maghihiring. Last question na lang po on my end. Kasi nag-ask ko ng reaction from Secretary Panelo tungkol sa sinabi ni Kong Benny tungkol dun sa since under oath nga si PRRD na hindi na lang mababawi yung death squads. Ito ang reply niya sa akin. He does not know what he is talking about. If he is a lawyer, it makes it worse. Your reaction po, Kong Benny. And last na lang po, kasi kahapon po, sinabi rin po ni Senator Padilla na oo nga, we're investigating the EJK. Paano naman daw yung mga biktima ng mga addict, mga nirape, mga biktima daw ng mga pusher, na he's saying na kung if we're putting this investigation into EJK, dapat investigating na natin yung reason why it happened. Yung mga criminal daw ng mga really, mga drugista. Kasi yun ang lumalabas sa social media ngayon among the Duterte supporters na parang ang dating is pinoprotektahan daw yung mga drugista. Your reaction? Okay, ako, sagutin ko yun. Yung mga victims talaga, talagang dapat na investigahan po yun, di ba? And we have the system to investigate that. And you have to consider that hindi naman po kami, yung aming pong quad ko, we can accommodate not so much. Hindi naman po pwede lahat siya investigahan natin. Even when we were discussing about the bypass operation, hindi naman po namin maimbestigahan ang buong Pilipinas. And that is the reason why may mga courts tayo that will cater all these problems. And yung mga rape, yung mga biktima ng mga addicts, okay po yan. At as a matter of fact, talagang kapag may mga ganyang sensationalized na mga issue, tinatakal po natin. Why? Why? Para to prevent yung maulit-ulit yung mga ganyang klase ng krimen. But kung iimbestigahan mo lahat yan, eh saan naman tayo pupulutin? Hindi naman po natin kakayanin yan. So I think that's the answer that I wanted to relate to our compatriot doon sa higher chamber. Ang gusto ko lang sabihin kay Attorney Sal Panelo, I'm not a lawyer but I know what I'm talking about. Ayun, hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya doon. No? I do not know what I'm talking about. Oo. At palagay ko, tumanda na rin ako ngayon na I know what I'm talking about. Okay, that will conclude our press conference. If you don't have any question, you want to... Wala na po, masyado na mahaba. Thank you so much po. Thank you.